ang nakaraan sa Artista Academy. Meron tayong dance challenge. Wala kang ibang gagawin kundi gayahin lang ako. Alay, minsan, matanda na ako eh. Minsan pwede naman ako buminik. Minsan nga lang ako nakakaalis ng bahay. Dapat todo project dahil eto na ang chibugan, ang chikahana to the highest level, ang Artista Academy Break Time. Ito ang inyong Mr. Fool. Tama, dapat wala kami mahikitang nakasimangot, dapat walang malungkot. Tinan mo kami, lagi kaming happy, kaya ang gaganda namin. True. We are your cool mates and ako si Valine. Karachi, dahil dyan para lalo pa tayong mapangiti, tatanungin kita, ano ba ang tipo mo sa isang lalaki? Oh, gusto ko yung moreno. Kahit hindi masyado matangkad, okay na yun. Pero gusto ko madaming muscles, yung lean yung body. Tsaka yung gusto ko yung laging nandito kung nasan man ako. Ay, ganun. Para anino? Pero gusto ko yung muscle. Oo, why not? Ako naman ang type ko para mang alam mo kung saan, sino, at kung paano. Eh, chos! Pero eto na lang. Kasi ang una kong baon na chika ay may kinalaman. Dito sa ating mga estudyanteng babae, tinanong natin sila kung ano ba ang tipo nilang lalaki. At ito, papasa kaya yung mga boys? Hindi kaya ako ang pumasa? Eh, just, ayan na! Panoorin natin! Ito mga girls! Nako! Sa Academy, mukhang nabubuo na ang kanya-kanyang love teams. Paano naman ang mga fans na single out there na gustong magkaroon ng chance makadate ang mga scholars natin? Kaya naman, nagtanong-tanong kami sa mga scholars kung ano ang tipo nila sa isang kapareha. At syempre, hinanapan namin sila ng pwedeng maging partner. Mauuna muna ang girls. Go! Ano ang tipo niyong lalaki? Ang tipo kong lalaki yung ano, gusto ko bad boy yung dating. O manak, eto ang irereto namin sa'yo. O looks pa lang, bad boy na ang dating. Hindi. Ano ko? Medyo swabe lang. Gusto ko, unang tingin pa lang, parang kayang-kaya niya na akong pagtanggol. Pagtanggol, di ba? Gusto ko ganun yung mga tindig. Tsaka merong laman yung mata. Tentacle eyes ako eh. Tama ba yun? Tentacle eyes? O sige nga, isang tentacle eyes. Ayun na. Ah, tama. Tentacle eyes nga, hindi tantalizing. Para sa'yo, sa Artista Academy, sino ang pinakamaganda para sa'yo? Si Marvelous po. O Kuya Ivan, eto ang tipo ni Marvelous sa isang guy. Wala kasing particular, pero gusto ko yung ano, sobrang makadyos. Dalawang beses po nagsisimba sa isang linggo. Sunday tsaka Monday po. Perfect pair! O pagdating sa simbahan, ikasal na. Diretso na yan. The type of guy that I want. Mature, responsible, smart, guapo, good looking. Okay na ba para sa'yo to, Chanel? Chanel! Baka na ako hinahanap mong lalaki. Matured ako kahit saan. Lahat gagawin ko para sa kanya. May asawa ka na ba? Ako? Marami. Ano ka naging responsable, kuya? Ay, sorry, Chanel. May sabit na to. Next! Type sa guy, simple na naman eh. Aki. Basta nice, caring. Nicole, bukod kay Aki, pwede na ba ito? Na lagi akong nag-update and nag-detect sa kanya if ever. Oh, yes, to be tall. Skin color, wala ka. Dapat, muscular. Goal, 5'8 ako and willing akong dagdagan ng pag-gym ko para sa'yo. Promise yan, kuya, ha? I-expect namin yan. On next sa matchmaking, si Sophie. Tall, dark, and handsome. Ito ba yun, kuya? Pwede. I-check natin mabuti, kuya, ha? Tall daw. Gano'ng kaka-tall, kuya? Kasi, single naman ako. Then, bagay din ako sa isang single. So, kung welcome siya sa akin, welcome din ako sa kanya. Open ako. Kuya, layo na sagot mo. Nakakatawa ka. Funny. May sense of humor. O Sophie, pasok na rin yan sa banga. Shaira, I want you to meet Andrew. Teka, ano ba ang tipo mong lalaki? Mabait siyempre. Tapos, gentleman, tas sweet, tas pogit. Pagbubuksan ko siya lagi ng pinto. Kapag naging kami, syempre, lagi siyang dadala ng flowers tuwing uuwi ako ng bahay. Oops, sorry, kuya. Dami niya ng gifts sa bahay nila.
manly yung dating niya, malakas yung dating. Hindi naman ako maging ganun, pero gagawin ko lahat para sa kanya. At tunay na gentleman nga. Winner! Ang tipo ko sa lalaki is the bad boy type. Steph, is this bad enough for you? Oh sir, bad boy ako. Nangaaway ako ng kasama. Oh, wow. Pero yung dating lang yung bad boy gusto ko. Tapos hindi mama's boy. Sorry, Steph. Nagkamali kami ng pili para sa'yo. Sana happy naman ang mga scholars at coolmates sa naganap na pagpapares-pares. At ang susunod naman ay ang mga scholar boys. Abangan yan! In fairness, magkakasundo kami ng mga girls, no? Sa tipo ng boys. Oh my gosh! So, ibig sabihin, Mr. Fu, hanggang ngayon hindi mo pa rin siya nahanap? Well, 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 at isa pang well. Love can wait, Chos. Pero sila, wag na natin sila paghintayin pa, no? Dahil ito na yung susunod kong baon. Tsaka na yung love life ko. Go! Spotlight's on you, Malak. Dahil hindi na makatiis ang fans mo sa pagiging mysterious babe mo, eto ang nahagilap ng break time para sa kanila. Ipinanganak noong May 7, 1992, pangalawa sa tatlong magkakapatid si Malak. Ang tatay niya ay Jordanian, ang nanay naman niya, Chinese-Filipina. Ang taray, pang United Nations ang beauty mo, te. Ipinanganak si Malak sa Jordan at 4 years old na siya nang bumalik sila ng pamilya dito sa Pilipinas. Bukod sa English at Filipino na alam niyang language, ay alam din niya ang Arabian language. Mahilig sa pusa itong si Malak, pati rabbit, pet na rin niyang alagaan. Pagdating sa pagkain, burgers, pizza, chicken, and french fries, caring-caring na. Ayan mga coolmates, sana mas nakilala nyo na ang mysterious babe na si Malak sa mga naibigay naming info. Hanggang sa susunod na bookingan! Eto na ang Artista Academy Break Time! May beat-beat pa kasi, nakakaloka. Nawala ka tuloy sa tono. Eto nga, Mr. Fu, last Monday, nakita naman natin lahat na meron na nga tayong first kick-out sa Artista Academy. And sad to say na hindi na siya makakasama sa competition ng Artista Academy. Yun na nga ay si Chris Leonardo. Yes. Oo, napanood ko yan. Naiyak nga ako. Yung pumunta siya sa lola niya, sinabi niya naiyak, nagkayakapan sila din lahat doon sa school. Tapos lahat-lahat. Very touching yung mga eksena. Parang wanna cry again. Ayan, natahan na. Alam mo, si Chris, he's strong. He has a strong personality. And alam ko na mabilis talaga siya makaka-move on. In fact, sa sobrang bilis niya makamove on, nandito siya! Agad-agad! Agad-agad! Nandito siya! Tawagin na natin si Chris! Naku, ikaw na! Kamusta ka naman? Hi, Chris! Hello! Dahil siya, jupo tayo dito. Oo, jupo tayo. Ayan. Kamusta naman? Okay naman po. Kamusta ka na? Okay naman po ngayon. Question ko sa'yo, ano ba yung first na naramdaman mo or ano yung reaction mo nung narinig mo nga na lumalabas sa bibig ni Miss Wilma Galvante na ikaw nga ang first na i-kick out sa academy? Siyempre po, unang-una nagulat po talaga ako. Nagulat ako kasi hindi ko po inaasahan na ganun po yung mangyayari kasi alam ko po, nag-try po ako, nilabas ko po yung kung anong meron ako para may pakita sa tao yung talent ko. Correct. Pero syempre hindi pa naman dyan nagtatapos ang iyong pangarap, di ba? Simula lang ito. Opo. Take it as a challenge, ika nga. O eto naman, kung hindi ikaw ang na-kick out, sa tingin mo, sino dapat ang na-kick out? Yun po. Kasi po talaga, hindi po talaga ako nagsasabi ng bottom three ko talaga. Kasi lahat po ng mga classmates ko po mahal ko. Wow! So, lahat maging classmate din kita? Lahat po sila. Bahala na lang, nasa kanila na po yung ikakapanalo po nila. Oh, in fairness, sabay tabata, hindi nagsiisip ng masama sa iba. Ano nang plano mo ngayon after, syempre life must go on, di ba nga? So ano nang plano mo, may mga offers ka ba? Ganun? Sa ngayon po, wala pa naman po. Mm-mm. Pero itutuloy ko po kung ano po yung nasimulan ko. O dahil tutuloy-tuloy niya yung lahat, dapat ituloy mo yung signature mong ano, ginagawa. Signature dance ano po ba yun? Ay, kasi namin makita yan. Ang sexy ano mo kami. Yung gumagano paano, pa. Paano ba yung ano, sa'yo? Ano ba yun? O, tige, paano? Ladies and gentlemen, live na live dito sa Artista Academy Break Time! Chris Leonardo! Pero ano ka ba niya, Mr. Fu?
Hindi. Ibang alam ko. Ibang alam ko. Tuturuan ko po kayo. Sige. Meron pang lesson. Okay, sige. Tuturuan ko po kayo. Balikan ito po. Right. Hindi ako marunong magsayaw. Tinapakan pa ako. Tapos, right. Double. Yan, ganon. Tama. Parang ang lakas maka game show. Ganon lang. Go. Oh, in fairness, diba? Yan ang dance moves mo. Ipagpatuloy mo yan at susunod pa marami ka pang matututunan na dance moves at pwede ka pang kumanta o marte, diba? Ito na ang simula mo sa pag-aartista mo. Dahil dyan, meron ka bang gusto sabihin sa mga fans mo? Kasi for sure, ang dami-dami mo ng fans, no? Yun nga po, bali. Sa mga fans ko po, pasensya na po kung hindi ko po nagawang pumunta sa pinakataas. Pero magtatry pa rin po ako. Ako pa rin po yung Chris Leonardo na nakita nyo sa TV na nakilala nyo. Maraming salamat po sa mga sumuporta at sumusuporta pa po. Maraming salamat po sa inyo. Ano yung Twitter mo? Twitter account ko po is at AA Chris Leonardo. Follow po. Love dahil it. Dyan, one more time, Mr. Chris Leonardo! Teach me how to jog. Teach me how to jog. Teach me how to jog. Go! Parang gumaling ako. Go! Parang mas gumagaling ako. Sige, pa. Kaya mo yan. Woo! Yes! Yes! Arriba! Ayana! Ako lang sumasabi. Yeah! Ay! Mga coolmates! Nako, mas kikilalanin pa natin ang ating 15 students. Kaya naman silipin natin ang mga pinagdadaanan nila sa Artista Academy pagkatapos ng Will Time Big Time. Kagod ako sa sayaw natin. The chicken are in the baja. I like to cook, yeah. I like to cook, yeah. Chicken ito po. One thing I can assure you, next week, mababawasan ulit kayo. Ang theme natin ay level up. Ano ibig sabihin nun? Level up tayo. Level up sa sayaw, level up sa kanta, level up sa pag-arte. Mas mahirap. Mas intense. Once again, mga kapatid, I am Valine. At ako naman ang inyong Mr. Fu at kami ang inyong Coolmates! At syempre, dito lang yan sa Artista Academy Break Time. Magkukulitan tayo ulit bukas. Walang mag-a-upset, walang magkakataklase. Magagat si teacher. Tutok na tuwing 11:45 ng umaga pagkatapos ng face-to-face dito lang sa paborito niyong lunch break tambayan ang Artista Academy Break!